Matapos nga po ang halos 3 linggong pagkakansela ng NBA, ay sa wakas may inilabas na rin nga pong posibleng maging desisyon para maibsan ang kanilang nararamdaman ngayon. Ngunit parang narito na nga po tayo mga idol sa pinakakinakatakutan nating mangyari sa liga dahil ay nga po sa nakalap nating balita, pinag-aaralan na nga po ng liga ang iba't ibang mga plano nila para masolusyonan ang hinaharap nilang problema ngayon at kasama na nga po dito ang posibilidad na kansilahin na lang ng tuluyan ang buong 2019 to 2020 NBA season at magsimula muli ng panibagong season sa mga susunod na taon dahil na rin nga po sa naunang nangyari sa CBA. Kaya kung gusto nyong malaman mga idol ang buong detalye ng plano ng NBA, halina't samahan nyo ko. Tara! Simula nga po noong March 13 ay wala na nga pong naganap pa na mga laro ang NBA matapos ang pagsuspendi ng liga. Kaya tuloy, hindi na nga po napipigilan na mapaisip at magtanong ng mga kagaya nating mga fans na kailan nga ba magbabalik ang mga laro ng NBA at kung makakabalik pa nga ba ito? Well, sa mga nagdaang araw nga po ay niwala man lang tayong nabalitaan sa mga ginagawang plano ng liga pero ngayong araw lang nga po mga idol ay binasag na nila ang kanilang katahimikan dahil ayon nga po sa inilabas na balita ng ESPN ay parang lumalabo na nga po ang pagpapatuloy ng NBA season. Kasunod nga nito nang mahirapan ang CBA na ipagpatuloy rin ang kanilang balak na ibalik ang kanilang season ngayong buwan. Pagkatapos lang nga pong inanunsyo ng CBA na plano nilang ipagpatuloy ang kanilang season sa kalagitnaan ng Abril ay bigla naman nga pong napuwersa na ma-postpone ito dahil sa inilabas na direktiba ng kanilang sariling bansa na pinagbabawalan na ganapin ang lahat ng mga group sporting events hanggang wala pa silang ibinibigay na abiso sa mga darating na araw. Ibig sabihin niyan mga idol, maaaring gayahin nila ito na kansilahin rin ng NBA ang kanilang season kahit hindi pa ito natatapos at magsimula na lamang ng bago sa darating na 2020 to 2021 NBA season. Kasama na nga po dito ang posibilidad na ma-reset ang standings ng parehong Eastern at Western Conference o ang dati nilang tinatawag na back to zero ang lahat ng mga laro sa NBA. Uulitin ko lang mga idol, base nga po ito sa huling naiulat na balita ng ESPN, CBS Sports at Bleacher Report patungkol sa NBA. Pero huwag naman nga po tayong mag-alala dahil ginagawa naman nga po ng liga ang kanilang makakaya upang masolusyon na nila ang posibilidad na pagkansila ng buong NBA season. Ayon nga po sa ibinigay mismong statement, hindi naman nga po kinakailangan na gawin agad ito ng liga. Ngayon nga ay gusto lang nilang magkaroon muna kahit papano ng ibang pagpipilian kung anong susundin nilang plano sa mga susunod na araw. Subalit, nakakalungkot naman nga pong isipin na hanggang sa ngayon nga po ay hindi pa rin nila pinag-uusapan kung papaano mare-restart ang liga ngayon. Ang napag-usapan nga po lamang na ayon sa kanilang naging pahayag ay kung gaano sila malulugi kung mangyari man ang kinakatakutan nating lahat na pagkakansela ng buong season. Ang mahalaga lang naman sa ngayon ay asahan at paghandaan na natin ang posibleng pinakamalalang mangyari sa season ng NBA. Kasama na rin nga po dito mga idol ang rason kung bakit nasama ang ideya na pagsisimula muli ng bagong season sa plano ng NBA dahil na rin nga po sa kanilang problema patungkol sa limitadong pagtest ng kalusugan ng kanilang mga manlalaro. Mahirap nga po para sa kanila na makabalik ng basta-basta lalo pat wala silang confidence o tiwala na makakabalik ang season sa darating na Agosto o Setyembre dahil nariyan pa rin nga po ang pinakamalaking katanungan kung papaano susuriin ang kalusugan ng mga manlalaro ngayong season. Kung mangyari man nga po ay magsisimula ng bagong season ng NBA at mas mabibigyan ng sapat na oras ang lahat ng mga players para mas madali silang makamove on at makapag-adjust na rin sa bagong normal na kalagayan ng liga. Ngunit, maaaring magbago pa naman nga po yan kung bumuti na ang kalagayan ng mundo sa mga darating na araw. Subalit, kagaya nga po ng sinabi natin kanina, hindi pa naman nga po yan pinag-uusapan ng management ng NBA dahil inuna muna nilang pinagtuunan ng pansin ang mga sweldong babawasin sa lahat ng miyembro ng NBA, mapa players man yan,
coaches o executive man yan. Malaking pera nga po ang nakataya, kaya siguradong sisikapin ng NBA na makapag-save ng pera sa pamamagitan ng pagsubok nila na maipagpatuloy ang mga laro kahit mag-umpisa na lang sa postseason. Pero habang mas tumatagal nga po ang mga araw ay mas lalong nalulugi na nga po ang liga. Kaya kahit di man nga po natin gustuhin, mas nagiging malinaw na nga po sa atin na di na nga po imposible na simula nang ikonsidera ng NBA na palipasin na lang ang taon na hindi natin nalaman kung sino ang magiging 2020 NBA champion para sa ikabubuti ng lahat. Pero syempre, huwag naman sana mga idol mangyari yan. Meaning, magdedepende pa rin nga po talaga sa magiging kalagayan ng kanilang bansa sa mga darating na buwan. Well, kung maganda, ipapagpatuloy ang mga idol, pero kung hindi, dyan na nga po papasok ang posibleng pagkansila ng NBA season ngayon. Uulitin ko lang mga idol, base nga po ang lahat ng mga nailahad natin dito sa ating video sa inilabas na balita ng ESPN, CBS Sports at Bleacher Report para mas malinaw sa inyo lahat. So yun nga mga idol ang ating pinakabagong update at balita about sa NBA once again. This is J-Zone TV. Don't forget to subscribe mga idol, at syempre huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell button sa ating channel para wala kayong malampasang mga videos natin dito. Syempre mga idol, huwag nyo rin kalimutang bisitahin, i-follow at i-like nyo na rin ang ating Facebook page, J-Zone TV. So yun mga idol, maraming maraming salamat po sa panonood ninyo lahat.